Good afternoon, good afternoon mga kababayan. Kamusta po kayo lahat? Sa mga OFW nating kababayan, kamusta po kayo? Nandito po tayo ngayon sa may Estero de Vitas. Kasama po natin ng Estero Rangers ng kawani ng DPS. No? At maglilinis po sila dito ngayon sa Estero. Ayan po. Samahan niyo po kami mga kababayan at titingnan natin yung itsura nitong Estero de Vitas. No? So ito mga kababayan, nililinis po ng Estero Rangers yung ilog na ito, no? Nakikita nyo po, sobrang dumi. At talagang tinitiis po nila itong baho at lansan itong ilog na ito para malinis lang po mga kababayan, no? At nakikita nyo po, may mga bahay pa rin na nakatirik dito sa gilid ng ilog. Pero iilan na lang po sila, yung iba ay nalikas na po. At yung basura kahit pa paano po ay hindi na katulad dati na talagang hindi makaagos yung tubig, no? Ayan po, parang ano to mga kababayan, parang dinuguan yung tsura nitong Estero na to, no? Napakadumi. At buti na lang mga kababayan at dumating si Mayor Esco, no? At nabigyan niya ng action itong maduduming ilog. Marami na rin pong mga Estero ang nililinis dito sa lungsod ng Maynila mga kababayan, no? Katulad ng Estero de Binondo, Magdalena, doon sa may Tayuman, kasama na rin itong Estero de Vitas pong mga kababayan, no? Kahit pa paano ay yung tubig ay gumagalaw na siya, hindi na siya katulad dati na na-stuck sa mga drainage yung mga basura, kaya yung ilog hindi gumagalaw. So ngayon po mga kababayan, mapapansin pa natin yung mga tubig po ay dumadaloy na siya kahit papaano, no? So napabayaan lang siya nung mga nakaraang administrasyon, tapos salamat tayo ay dumating po si Mayor Esco, no? Malaking tulong talaga siya sa lungsod ng Maynila at saka yung kanyang advocacy ay napakaganda, no? Itong lugar na to mga kababayan, malapit doon sa tinutukoy ni Mayor Esco na paraiso niya, no, yung Smoky Mountain, nga yung umuusok yung tambak na basura, no? Ngayon ay naging putik na po yung mga basura doon. At kapag umuulan ay napupunta po dito sa may Estero. Kaya naging ganito yung sitwasyon, tapos yung mga nakatira dito dati kung saan-saan lang nila tinatapon yung kanilang mga basura, yung mga dumi. At tingnan mo naman yung bunga ng ginawa nila mga kababayan, no? Ito mga sako, mga plastic, kaya no. Talagang napakadugyot, no, napakadumi nitong ilog na to, no. Abutin pa ng ilang taon siguro bago ito maibalik, mga 10 years siguro. Bago bumalik sa dating ganda itong ilog na ito, no? Kung kaya ng ano mga kabayan, siguro kakayanin din naman ito. Kaya nga ng Manila Bay, no? Tsaka Basiko. Siguro ay kakayanin din naman ito ng Estero de Vitas. Maging positive lang tayo mga kababayan, no? Ayan, mga sako, mga banig. Ayan po yung nakukuha natin dito sa Estero de Vitas.
Kaya nga po mga kababayan, meron pa dito nga naiwan, no? May nakatira pa dito sa side na to, no? May nakatirik pa na bahay dito. At ito na po yung mga nakuha ng Estero Rangers, nilagay na po nila sa sako yung mga putik at saka mga basura na nakuha nila dito, no? So isasakay ito doon sa truck mga kababayan. Iiwan po ng Estero Rangers doon sa may barangay at pipick upin na lang po ng mga nag-aakot ng basura yun, no? At napakasipag po nito ng DPS, no? At kahit saan sila mapunta, mapa-clearing, mapa-demolition, mapa-flushing, talagang sinisikap nila yung gampanan yung kanilang trabaho mga kababayan, no? Itong mga basura naman natin, nangako naman sila, sir. Hindi magtatagal dyan. Darating yung truck nila para makundin. Mahakot ka agad. O, kasi hindi rin po pwede magtagal dito. Okay. Dahil nga yung pa natin, yung pag nakita nung Yorme, yung barangay chairman naman ang nangyari. Correct, correct. Tama kaya, po yun. Kaya pasamantala, hanggang pinatutulo natin yung tubig, kung pwedeng panandalian yan. Baka bukas. Baka bukas, sir. Baka, mga sir, ako masasagot yung tanong ni... Bukas po, baka mahahakot na po yun ng District 1. Apo ang hang ahakot po. Ito po nga natin eh. Detext ko po ngayon sila. Ito, sir, po na yan. Dalawang araw na silang nagbili sa Estero natin. Noong January 17, saka itong January 22. Dalawang araw na silang kumukan dito. Kaya lang din, talagang... Nakita nyo naman, nakita nyo naman kapal, naburak. Kapal. Puro plastic. Sobra, puro plastic. Dito, yung kailangan talaga hukayin na. Bako. Lalo na pagka nag-low tide, hindi ka na makakaburak na. Nung misa, may nag-knockout dyan, basta. Na nag-lag, patay na nung kailangan, hindi na inabutan. Hindi na nakakalutang. Oo. Kaya makakuha lang din. Makikita nyo pagka doon sa likod, talagang kuha lang, ala ng burak na burak na. Wala halos yung tubig, kuha na. Kaya yung mga ibang kuha natin, pagka high tide, nanggagal bumabara sa kuha na lang. Yun ang naiiwan natin. Ayan, mga naiwan po yan. Mga kuha doon. Yung ano po dito, chairman, yung nakatira po dito, alam naman nila na sila mismo yung nagiging list naman siguro. Oo, well, tumutulong naman sila kasi nga, weekly yung kuha namin, clean up drive na kuha namin. Saka ako naman din, yung panawagan naman ni Mayor, naikuha naman natin, napapatupad naman. Itong kuha dito, araw-araw din sila naglilinis. Kami naman dito sa loob, hanggang sa kuha din kami. Ano po, Chairman, yung mga bahay po doon sa gilid, tatanggalin yung po yan? Yung kuha niya yun, nag-request po, nag-compo kami sa kuha sa NHA. Hindi po sa ral, kung NHA dapat na magpadala ng notice. Kasi okay sa bahay sila. Sa amin po, yung pong nakatera doon, wala pong panay nakarehistro sa kanila, wala pong ganyan. Pero gigibay na lang po yun. Ang inintay po na natin yun, yung mapadala po ba sila ako ng notice. Ng notice. Kasi nabigyan po sila ng mga relocation. Ang kwento po. Napadala na po sila ng kwento ng relocation. Bali, bakit nga sir, bakit po hindi ba po sila nakakaalis? Kung baga nakabili? Kung po kasi, ang dahilan po nila, nakipag-coordination po ako sa kabilang barangay. Chairman Bernardo, yung mga hanap buhay nila, panay matadero po. Okay. Kaya po, so nakita ko po, sir, nakita ko po dyan yung chicharon, niluto ang chicharon po dyan. Yun po. Awa. Medyo ko po, pagka yung chicharon po, medyo kumukan dito. Nagre-reklamo din po yung mga residente. Kasi nga yung amoy. Amoy po, bawal po yun, sir. Hindi naman po magtatagal, makikuha namin, nakipag-coordination. Nung unang punta nyo, sir,
kinausap ko na po yung mga kondom. Hanggang maaga, lumipat na kayo dahil ako, padala na ako ni Kwan yan. Galing na City Hall yan. Ay, wala na tayong makukuha ka ako yan. Oh. So, matagal na natin napakinabangan. Lahat kasi ako ng lahat ng nakabaybay sa estero, nakatayo, pinatatanggal. Kaya dapat na kasi sundin yun. Opo. Sana po, sir. Pagbalik po namin dito, malinis na po siya, sir. Sana po. Makipagtulungan po kay Chairman Tere. Mga call lang po yung mga walong bahay po siguro yung sir. Yes, sir. Maraming salamat po. Nasaan ko po yun. Opo po. Maraming salamat po, Chairman. Okay, maraming salamat din po. May sigaw daw siya. Sir, ano bang ano, yung paglinis po dito sa ano nyo po, laki tulong naman siguro sa ano sa inyo, yung mga, yung DPS nga nilinis sila. Napakalaking tulong. Malaking tulong. Tapos naglinis yung ano niyo po, naglinis din mo kayo everyday naman. Oo, everyday. Everyday kami naglinis. Yung mga ano po, yung ano yung mensahe na lang po siguro sa mga ano niyo, taga dito. Ano, ang mensahe ko lang, lalo titig sa lahat, yung huwag silang magkalat kasi araw-araw nililinis. Eh kaso, pag naglinis ka, ayan na naman, nagtatapon na naman sila. Kaya nga, hinihingi ko nga lang, lalo dumi ng aso, ang dami. Dito. Hindi ko sila mapigil eh. Pagka yung sinabihan mo, nagagalit pa sila. Mm-hmm. Dapat yun, kung halimbawa may concern sila, kung ano yung gusto mong dapat gawin sa barangay, meron tayong kanal, pag tumain, kuha ang dashpanin, nakatulong ka na sa barangay. Kaso hindi eh. Pinababayaan nilang talaga nagkalat. Kaya nakakainis. Hindi mo tuloy malinis ang aming barangay, pero sa mga dumi, hindi mo sila mapigil. Away lang. Away lang. Oo. Ikaw, mas may gusto kong sabihin po sa mga... Araw-araw naman kasi naglilinis kami rito. 6 o'clock yun ang maga. Iniikot namin yan, nililinis. Lahat ang kagawad. Lahat kami, lahat ng council kasama namin. Tapos kami na rin ang nagdadakot. Kami na rin. Tapos na, pagdating yung truck ng basura, kinukuha na dun yun. Dumirect, ano kami dun, may ispaka kami dun. Kaya lang, araw-araw kinukuha rin yung truck ng basura. Ayun. Sir, may gusto ko pong sabihin, sir, like? Gusto ko lang sabihin, ang problema talaga namin dito, yung mga nakapark na jeep dyan. Ah, okay. Mga POJ. Pakitaas naman lang maglinis, kasi ang ugali nila, mga 11:30 hanggang 2, nakainto na sila dyan, ang dami. Kaya nga nung kahapon na, tumawag ako sa MTPB, nakausap ko yung mayit, action na daw. Saan nga, iklam na lang bigla, para, kasi matitigas sa ulo, mapapaaway ka lang. Dyan ako nakalbo eh. Lalo na nakaaway dyan. Ihi ka mo kapag mo. Ihi, lahat nila yung mga salamay. Bilang, thank you. Ayan po, sir. Ikaw po, sir. Tinanggal na nga namin yung ihihan doon. Gawa nang nagre-reklamo yung mga tao, mapanghi. Mm-hmm. Tapos yung mga makakaparadan, jeep, yung mga pinaggamitan nila, mga basahan. Mm. Tapon dito, tapon doon. Samantalang araw-araw, iniikot namin paglinis doon bago mag-alasay. Hanggang ilog, inililinis namin yung pinatakot namin. Sir, thank you, thank you. Salamat, salamat po. Ayos kami paparating kay Mayor Yor. The best si Mayor. God first. God first tayo. Thank you po. Salamat po. Thank you po.